ay balikan natin ng ilan sa mga Paul the Win questions na tinanong kahapon sa Studio Players na Gairanod family. Yan. Wow, sinalaika. Oo, sana ay may matutunan ang hamad ng people. First question. Kuha kayo ng tips dito kung paano nyo kukontrahin yung Studio Players. First question is, saan ka mas hindi nakakatulog noong bata ka? A, pag may outing kayo kinabukasan, ay ako din. B, pag inaabangan mo pagdating ni Santa. Oh, di ba? Ah. Ako din, letter A ako dyan. Ako din outing, guys, letter super A. Super excited yung mga field trips. Kayo ba? Kayo din ba? Oo. Yes, no? Yes, A. Mm-hmm. Tapos ang aga-aga nyo gigising pero talaga namang 2 days pa lang ready na yung yung gamit mo. Pero ngayon, parang bukas ng umaga, ngayon pa lang ng midnight mag-aayos. Ganun. Ay, bongga. Diba? Tsaka mas ulit pag ganun, sa bus natutulog talaga. Oo. Pero ako ng bata, hindi ako nakakatulog hanggang bus kasi yun nga yung fun na ayaw mong ma-miss eh. Yung kasama mo yung mga classmates mo habang nag-road trip kayo, di ba? Sa bagay. Even sa bus. Sa bagay, different diba? School. Oo. Kayo ba? Ako din. Anong ginagawa niyo before? Ako. Oh, ako din. Si Adrian. Mm. Oh, talaga ganun din, A. A. Bakit ayaw pumili mo? Ayaw niyo piliin yung letter B. Tama. Mga bata. Eh, kasi si Santa Claus, yun naman totoo eh. Alo? Pero nung bata tayo, di ba naniniwala pa tayo? Sa bagay. Oo, nung bata. Pero bakit hindi nga ba nakakaya? Kasi nga mas hindi nakikita kasi si Santa. Kaya siguro gano'n. Totoo. Kaya ba? Outing kasi nakikita. Kaya naman ang ginagawa mo bago yung outing. Ay, nakaprepare na yung mga damit ko. Diyos ko. Minsan ini-imagine ko pa, okay, ito yung susuti ko sa pantaas. Tapos ito yung pantalon. Siyempre, lorin kandes yan eh. Dapat, yung damit pa. Hanggang ko. Boogs! Ganon! True. Tapos, di ba naka-prepare na? Tapos biglang hindi ka papayagan ng parents mo. Naranasan niyo ba yun? Ayaw mo yung payagan sa field trips na pag malalayo. Ang sakit, di ba? Pag ready ka na, excited ka, tapos ayaw kang payagan kasi nga naman may mga parents talaga na over-protective. Pero hindi naman totoo. Natin isigit. Talaga namang nakaka-yun, di ba? Nakakapag-alala. Kayo ba? Anong oo? Ano bang ginagawa niyo before outing maliban sa pag-aayos? Yan, si Sam kaya. Hala, ako agad, Mari. Ako usually yun na nagpapakako ng sales. Pero before kasi, before na lang ako ng damit sa closet ko yun lang. Pero ngayon, dahil tumatanda na din tayo, so, ayun. Pinipili ko na yung mga isusuot ko. Kunyari dito, pag mag-breakfast kami, ganyan, mag-shorts ako and polo, gano'n. Para! Pag lunch, kada activity, sweater. Change outfit, diba? Make change! Doon kasi yung basihan kung mayaman ka eh. Diba? Hindi po. Ganon. Masipag. Ayun. Masipag lang. Oo. Mm-hmm. Si Adrian ba? Ako talaga nag-impake lang ako pag on time na. Kapag aalis na. Nakakabwisi tong ganyan. Ayoko ng ganyan. kasi naman, kapag mag-outing kasi kami, nasabihin ng parents mo, dapat alas 10 gising ka na. Kasi alas 10 alis tayo. Eh, umaalis kami mga 3, mga 1. Kaya naman, umaga na ako nag-impake. Kasi naman, ganyan yung oras na sinasabi ng magulang mo, ang tagal-tagal mong maligo. Yun. Totoo. Magkakasama kasi sa TNT house, eh. Nagkakabukingan na po tayo. Buti na lang may sarili akong CR. Ay! Naharay! Sorry naman. Totoo. Okay. Next question na nga. Baka kung ano pa ang malaman nyo ng mga... Ayan. Ano ang excuse mo kung bakit di mo binilhan ng regalo ang mga inaanak mo? Ayan na naman tayo. Opo. Sa A. Matatanda na kasi sila. B. Peperahin ko lang kapag nagkita. At C. Sobrang busy ko talaga. Ay, taray. At ang may pinaka, ang sinagot ng madlang people ay letter B. Peperahin ko na lang kapag nagkita. Make sure nyo lang natototohanin nyo, ha? Kasi kahit nakikita tayo, ay wala ako ngayon eh, utang muna, ha? Naranasan ko yung pinsan. Kayo ba? Ano yung mga usually na dinadahilan nyo sa mga inaanak nyo kapag nandyan na? Kunyari, pinuntahan talaga kayo, wala nang takas, huling-huli ka. Anong sinasabi mo? Anong excuse mo? Pag walang-wala talaga. Kayo, si Lorraine mo lang. Ay, ako naman. Kasi namin, pinsan ko yung inaanak ko, di ba? So wala talaga akong takas, syempre yung mga family caretakers. Oo.
kung ano yung binili lang nanay ko na regalo ng Pasko para sa mga pinsan namin. Ay, happy, Merry Christmas. Ganyan. Ah. Pinaghandaan. Sabay na rin. Charing. Totoo. Si Sam. Kumbaga yung prom. Ako. Ano kasing ay, tanong? Nalulot ako. Wala na. Sorry that you have been eliminated. Hindi. Yung ginagawa kapag ano, yung sa mga pamangkin ay sa mga ano, inaanak ba? Oo. Ano yung ginagawa mong dahilan din? Ah, usually ano, busy. Nag-off ka. Joke lang. Ah, busy. Busy. Ginagawa mo talaga, ay sorry, busy ako ah. Hindi, ano na lang ganun. Tara, ay daming work. Sorry. Si Adrian. Si Adrian parang ano, parang mapagbigay, parang hindi na lang siya magre-react. Kapag, Ninong, pahinging pera, o sige, ito na. Parang ganun yung itsura ni Adrian. Sobrang generous. Yes. Ganun ka nga ba? Oh, hindi ako ganun. Ay, hindi ba? Alam niyo, so, sobrang generous niyan. Ramdam ko na magbibigay siya ng tosino sa akin pag nagkita kami. Uy, ay, bilis pati sa akin. Wow. Ano siyang, si Ate siya, nung nasa 20 house kami, nagpadala siya ng ano, parang 1 kilo ng tosino. So, ayun ang breakfast namin every day. Araw-araw. Alam niyo na, yung mga inaanak ni Adrian dyan, o tosino daw, masarap daw, at naminigay talaga si Adrian. Lapit daw kayo sa kanila. Sa hindi niya daw po kayo tataguan at hindi daw po siya magdadahilan. Ay, ang bait! Baka bait. Oh, ang bait naman ni Adrian. Hindi niya tatakasan. Oy, kayo, at hindi po siya magraraslan. Okay. Hindi ka gaganyan. Anong excuses sinasabi mo? Wala, hindi na ako nag-e-excuse eh. Kasi talagang pinupuntahan ako sa bahay. Talagang mapapahugot ka na lang talaga. Wala. Wala ka na talaga magagawa. Totoo. Okay, oo. Makukonsensya ka kapag hindi ka pa nagbigay kahit walang-wala ka na rin minsan. Parang nakakahiya eh. Eh di, bibigyan mo kahit yung pamasahe man lang nila papunta din sa'yo, di ba? Nakahiya naman. Oo, wala na. Huwag nang mag-excuse. Tsaka, feeling din naman ako mag-share ng blessings. Kung magkano lang ang kaya, para naman sa mga ninong at nina, kung ano lang ang kaya. Or, kung ano yung nasa isip mo, or pwede mo siyang gawa ng kung walang-wala talaga, pwedeng maging creative, or yes, resourceful. Yes, love letter. Diba? Oo, it's the thought that counts. Fruit salad, ganun. Pwede, yes. Pagluto mo. Mm-hmm. Okay, next question na ba? May time pa ba? I believe. Oh, ayan. Okay. Ako ba magbabasa nito? Okay, ako na. Ano ang senyales na nakuha ng kaibigan mo ang 13th month pay? A is big ano? Biglang nanlilibre. Hindi ko kasi mabasa pa siya. Nanlilibre. Biglang nanlilibre. B, nagbayad ng utang. C, nagpa-rebond ng buhok. At D, bago ang cellphone. Wow. Oh my God. Maraming boto. Usually, nagpa-rebond talaga ng buhok. Ayan. Letter C, diba? Medyo nag-aano lang tayo. Nag-feedback tayo, Adrian. Ayan. Oo. Yan, letter C, nagpa-rebond ng buhok. Kayo ba, naranasan niyo bang pumasok as parang sa company, parang office boy, office girl? Diba ganun nga, kahit sa school naman, kahit hindi sa work, pag bagong rebond, parang ibig sabihin may pera. Kasi totoo, mahal kaya ng I mean, rebond. Pag bagong rebond, Pasko. O kaya New Year. Oo. Ganun. Pwede. O kaya naka 13 diba? Month pay na yung ano nila, yung nanay nila at saka tatay. Kaya kasi yung mga pwede. Yung mga nagbabayad ng utang, parang imposible talaga yan na uunahin nila yan kapag nakabagong sahod sila, no? Totoo. Pero yung manlilibre, nako, sana naman may mamit akong kaibigan na ganun. Yung pagkasahod, eh biglang man, yung biglang tara, yung ganun na lang. O sayo naman noon. Diba? Pero ayun ay, nga, yung Adi manlilibre talaga sa Sunday. Ay! Talagi. Ako, mamaya na natin pag-usapan yan. Ako, masaya yon, masaya. Or bukas, ito. Parang may... Ay, hindi. Sa susunod na araw pala, parang i-surprise-surprise natin yan sa madlang people. Ayan. Sana po ay may natutunan kayo, ha? Kung gusto nyong manalo ng malaki, dapat talaga kinokontra nyo yung sasagot ng studio player. So, magkasundo po kayo, madlang people. At congratulations once again sa mga nanalo. Congratulations! It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiyahan,
iwanan.